Nasubukan mo na bang mga ghost? Yung iniwan ka at di nagparamdam. Ang sakit, ba? Walang kasing sakit. At minsan pinagdarasal na lang natin na makarma yung ng ghost sa atin. Huwag magalala dahil meron ng kakampi ang mga biktima ng ghosting sa Kongreso. Nandito na ang tagapagtanggol ng mga biktima ng ghosting, si Honorable Arnie Teves. Si Congressman Arnie Teves ay isang tanyag na mambabatas na ang tanging layunin ay iligtas sa sakit ng ghosting ang mga Pilipino. Dahil sa pagmamalasakit niya sa mga kababayan nating biktima ng ghosting, ay kanyang isinulat ang House Bill No. 611 kung saan idinetalye niya na ang ghosting ay nauuri bilang emotional abuse, kung saan nagre-resulta ito ng pagiging mentally, physically, and emotionally exhausted ng isang tao. Kung ito isang uri ng pang-aabuso sa emosyon ng isang tao, ano naman kaya ang parusa ng may sala ayon sa House Bill? Wala. Nanggo-ghosting din ang bill na ito. Ganito dapat ang iboboto nating politisyan. Tuwing protektahan nila ang ating damdamin. Nakakatawa man ay may pinupunto ang bill ng dakilang kongresistang ito. Yun nga lang ay mali ang kanyang naging solusyon. Dito sa ating bansa ay hindi maikakaila na marami ang dumaranas ng emotional at psychological abuse. Yan man ay dahil sa ghosting o hindi, ay tunay na issue yan at buhay ng tao ang nakataya. Siguro mas mainam bigyan ng pansin at gawan ng panukala ang pagpapatayo o pagpondo ng mga ahensya na tutulong sa mga taong emotionally at psychologically abused. Kapag ito ang iyong isulong sa Kongreso, sigurado ako, hindi ka i-ghosting sa susunod na eleksyon.